FYI is back and I'm your host, Willie Espiritu. And this time, kasama pa rin natin ang gobernador ng Zambales, Governor F. Danny Mitz. Good evening once again. And this time, we have Engineer Domingo Mariano, ang provincial engineer ng Zambales. Good evening, sir. Good evening po. Yeah. Minabuti natin isama na si Engineer Domingo Mariano para malaman natin yung mga infrastructure projects ng ating gobernador. Pero bago ho yung infrastructure projects natin, Gov, meron akong tinanong, ano po yung particular problems that you encounter when you were elected? Yung unang-unang araw pa lang o ikalawang araw na? De, unang-una napansin ko, bawal ang galang na sa kanila, pero napansin ko walang direction ang pagtakbo ng gobyerno dito sa Pamalaas, sa Lalawigan. Kaya inano ko kagad, nag-ano tayo kung sino yung mga naka-ano dyan, naka-upo dyan, at tinignan natin yung mga ginagawa nila. So unang-una, nagbigay tayo ng ano, yung intent, yung direction para yung plano nila. Pero hindi lang basta gano'n, kailangan ihasa pa rin. Marami yung mga nangyayari na wala sa lugar. Kagaya doon sa Minahan, yung mga ano, eh, kuminsan 5-10 ang may nabigyan ng permit sa isang lugar. So, yan ang inayos natin. Binago na, nirecall natin ang permit, tapos nagkaroon ng reprocessing. At saka marami din yung ano, yung nag-apply at nabigyan ng permit na hindi naman actually balak mag-invest, kundi mga speculators. So, are you telling me, Gov, na parang dinugas tuloy, sinalbahin nila itong mga investors na to sa pamamagitan ng paggawa ng mga ganyang bagay? Hindi naman diretsong ganun, kundi yung mga ano kasi, yung mga ibang kumuha ng permit, kaya ito nangyayari ito sa buong Pilipinas eh. May kukuha ng permit, tapos hawakan nila, tapos pag may investor, o ito, meron akong permit, gamitin mo. At yun nga, kung ano siguro, ang makikita niyong pagkaiba, dumating kami rito, ang nakokolekta ng, sa pag, yung mga small scale at saka quarrying, according to records, mga 20,000 naman. Meron pa yung mga regulasyon na hindi na ipapatupad. Naiakyat natin yan kagad sa 1.3 million naman. Tapos ngayon, nasa level na tayo ng 3.1 million. At pag dumating naman itong ano na, marami lang investors, optimistic ako na mahigitan natin yung probinsya kasi meron tayong conservative na objective na at least kahit na mag 1 million a day lang tayo doon sa makukuha sa investment. Sa at least ngayon na klarado at kung sino man yung mapaggawa, eh, mag-ingat kayo dahil hindi ho madaling lokohin si Gov, dati hong militar. Gov, kamakailan eh, pumasyal ako dito sa inyong lalawigan. Ano, na-i-cover ko yung pag papagawa ninyo ng road. If I'm not mistaken, that was a month ago lang yata yun, ano? At part ng Batulan, Engineer Mariano. Gano'ng kahaba ho yun? Yung part ng Batulan na nag-slide, nasira. Sira na sinasabi nyo, ay mga 300 meters yung nag-slide na during the time ng calamity, ay nandun niya si Governor kasi at the height ng typhoon, tumawag siya at lahat ng division head ay magpunta ng Kapitolyo at mag-response doon sa kanya-kanyang area. And that evening, nag-proceed kagad siya nung may report na mga slide ng mga heavy equipment. At early in the morning, nagkakaroon na nga ng mga blocking yung sasakyan na wala ng passage. And then si Governor mismo ang nag-lead. Inutos nga ni Governor na kuminsan, ang sabi ko nga, under the jurisdiction of national government, itong mga sira nito. At ang instruction nga niya sa akin ay hindi na, mag-lead na tayo, tayo na ang mismo gawa. Yan po yung portion ng mga mbaka sa Subic na kung hindi magkakaroon ng immediate response ay magkakaroon ng cutting yung passage ng ating transport
going to North at na hindi po pwedeng hindi nga bigyan ka ganong aksyon. Kanya ang immediate instruction ng governor ay pa-attend ako ng meeting ng Pampanga, bumalik ka at gawin mo kaagad at mag-proceed kaagad ng equipment at tayong provincial government ang mag-lead. Kaya po ginawa namin kaagad yun. Tungkol doon, ano, may konting problema kasi ang public works kasi ano nila yan, jurisdiction nila yan. Mm-hmm. Ang problema, marami silang pera pero hindi nila naiba, walang masyadong naibababa sa mga district level. Kaya nahirapan tong mga tao nila na magano ng emergency repairs. Mm-hmm. Kaya nire-request ko nga, siguro, ulitin ko na rin kung nanonood si Secretary Singson, baka naman pwedeng i-consider nyo uli yung bigyan lang ng authority for emergency purchase yung mga tao nyo para kahit na walang pera, yung authority na yon lang ang magagamit na para magawa. Ang nangyayari tuloy, kami na muna ang gagawa, pababayaran din na. Sa nga lang kayo magre-reimburse. Oo. Pero pwede, you are a former secretary of DPWH, pwede ho ba yun yung sinasabi ninyo? Oo, pwede system? Yun. Pinagawa ko yun. Sa katunayan, dahil sa maraming yung project nun, dati level ng district ay 10 million. Mm-hmm. Inakyat ko yun sa 50 million. Mm-hmm. Yung sa level naman ng region from 50 million, ginawa ko 200 million. Tapos all others sa taas. Mm-hmm. But kung merong mga dapat gawin, kasi sabay-sabay ito nun, mm-hmm. Kung mag-request yung regional Development Council, mm-hmm. through the yung regional director at saka yung ano, mga ibang local executives, binibigyan natin yung authority. Mm-hmm. Well, hindi na pwedeng magawa siguro ngayon kasi iba yung proseso. Mm-hmm. But ang masasabi ko noon, hindi ako natatakot maggawa nung ganun dahil pamaya-maya nandun tayo sa baba. Buti na lang yung mga taga-Sambalen yun, swerte, ano ho. Yung iba, giba-giba na, hindi pa magawa. Yung gobernador ninyo, nag-aabono muna. At saka pa lamang siguro makakakilos pa o makakaayuda ang ating DPWH. Pero bago tayo lumipat ng paksa, meron ako nadaanan from Olongapo. Nadaanan ko po yung in-between ng Castillejos and San Marcelino. May ginagawang bridge to dito. Engineer, ito po ba yung sakop ninyo? Kayo na ho na ba yung nagpapagawa na rin yan? Itong bridge na naputol yata ito? Ito pong tuloy ng in between San Marcelino and Castillejos ay under sa national government. Mm-hmm. Pero po ito, ang funding nito during the time nung district engineer pa ako nung araw dito eh. Ito yung mm-hmm. pinag-uusapan namin ni Gov na ngayon, na secretary noon, mm-hmm. na replacement itong matulay nito. Ito yung mga naka-pipeline during nasa public works siya. Na ito yung kahuli-hulihan at kasama pati yung Bangkal Bridge. Isa yun doon sa mga priority ni Governor nung secretary pa ng Public Works. Ngayon, Engineer, marami pa ba tayong nire-rehabilitate na mga daan, mga bridges dito sa Kabuuan ng Zambales? Ang ating pong mga ginawang kalsada, tulay, marami pa po. Marami pa. Dahil marami pa, di mag-extend tayo ng another 10 minutes. Ano ho? Sa pagbabalik po yan ng FYI for your information. FYI!